Okay, hello everyone. Welcome sa psychometrics lecture natin. For this lecture, gusto kong i-discuss yung tinatawag na factor analysis. So ang title natin, factor analysis explained, I am still under the topic of validity. So test validity ang current na pinag-uusapan natin, which I already mentioned in my previous lectures. What does it mean to validate? We want to check the truthfulness of something. Gusto natin malaman kung totoo ba yung isang bagay. In the language of psychometrics, gusto natin malaman kung totoo ba na yung test na to, minimeasure niya yung dapat niyang i-measure. Does the test measure what it claims to measure? Yan ang tinatawag nating validity. So if you are asking that question to a psychological test, is it measuring what it claims to measure? Hinahanapan mo ng validity yung psychological test. Also, in my previous lecture, sinabi ko na ang validity, hindi lang siya pang psychometrics ginagawa. It is being applied in our everyday life, especially in our spiritual life. We need to validate certain things such as spiritual teachers. Yung mga pastor ninyo, yung mga bishop ninyo, yung mga father or brother ninyo who teach you spiritual principles, kailangan binavalidate ninyo. As mentioned by the Apostle John, no, we need to test the spirits, test the preachers if they come from God. Because not all preachers come from God. So if that's your question, itong preacher ba na to? Itong pastor na to? Si bishop ba? Galing ba siya sa Diyos? Sinasabi ba niya yung mga bagay na pinapasabi ng Diyos? Then what do we need to do? We need to validate the preacher. So gusto ko lang ipakita dito that validation is not only exclusively found in psychometrics, ginagawa din natin yan in our everyday life. Alright? But of course, in this lecture, ang validity natin is in the context of psychometrics. So going back, ano yung iba't ibang mga ways on how to validate a psychological test? Ito yung mga procedures. You can just watch my previous lectures, but for this lecture, magfo-focus ako sa factor analysis. How does factor analysis validate psychological tests? Let's define factor analysis in the more or in the most simplest form. Ito ang definition ng factor analysis, a statistical procedure that measures how different test items are related to each other. Important words are in yellow. So ito pala, statistical procedure, kailangan mo ng software para magawa to. Ano ang focus ng factor analysis? Yung test items. Anong gusto nating malaman tungkol sa mga test items if the items relate to each other? E bakit mo naman gustong malaman if the items relate to each other? Para mas malinaw, let's go to a case. You can just read on your own silently. So in this case, kailangan talaga gamitan mo ito ng factor analysis. Basically, ang goal mo dito, you want to confirm kung yung ginawa mong test on math ability, meron ba siyang 6 factors. Saan nang galing yung 6 factors? Kasi nga, nabasa mo sa literature na ang isang test that measures math ability must hit 6 sub-skills. E gumawa ka na ng mga items that claim to measure math ability. So, it follows na dapat kung talagang math ability yung minemeasure ng test mo, dapat 6 din yung sub-skills na nahihit ng mga items. Para mas luminaw pa, let me use another analogy. Halimbawa, let's talk about Binibining Pilipinas. Imagine Binibining Pilipinas is a psychological test. Ano ang construct ng test na yan? It's gonna be beauty. Gusto nating malaman kung sino ang maganda. That's the essence of beauty pageants. Kaya nga siya tinawag na beauty pageants. We want to measure beauty. Now, the thing is, ano ang iba't ibang expressions ng beauty? Because beauty is not only limited to the physical. Merong 3 ways on how to express beauty na minemeasure ng Binibining Pilipinas. Of course, number 1, meron tayong physical appeal. Kaya merong swimsuit competition sa Binibining Pilipinas. Iniiskoran ng mga judges yon. Gaano kaganda ang katawan ng mga candidates who join the pageant. Number 2, meron din tayong skill. It's also an expression of beauty. Kaya sa Binibining Pilipinas, meron silang talent portion. Pinapakita ng mga candidates yung mga bagay na kaya nilang gawin.
Number 3, of course, hindi rin mawawala ang intelligence. Ang intelligence also is an expression of beauty. Hindi lang puro ganda ng katawan, hindi lang puro kakayanan ng nagagawa, kailangan meron ding talino in answering certain questions. Kaya sa Binibining Pilipinas, meron din tayong question and answer portion. So every subsection here, every component here, minimeasure yan ng mga judges ng Binibining Pilipinas. And the candidate who will get the highest scores from these three, siya ngayon yung matatawag na Binibining Pilipinas. Siya yung pinaka maganda. In the language of psychometrics, in this case, beauty, meron siyang three factors. Diba? Diyan kinuha yung term na factor analysis. So, the construct of beauty in this example has three factors, which are physical appeal, skill, and intelligence. Ganun din, no? Doon sa example natin kanina on math ability. Ang sabi ng literature, kung gusto mong masukat ang math ability ng isang tao, sukatin mo yung anim na sub-skills niya. As visually represented in the slide. So, this is the general math ability. Under that, meron kang anim na sub-skills. So, again, gumawa ka ng test that claims to measure math ability, then it follows, kung talagang math ability nga ang minimeasure ng test mo, dapat yung mga items mo will cluster, will group into these 6 sub-skills. Kumbaga sa Tagalog, basahin ko, kung talagang math ability ang minimeasure ng test mo, dapat ang items mo will be grouped into 6 dimensions when you administer this to the population. Nagigets ninyo? Yan yung gusto nating malaman in factor analysis. 6 factors nga ba talaga yung meron yung dinevelop mong test katulad ng mga typical math ability test as mentioned in the literature. So how do we do factor analysis? Number 1, ito. Ang ginagawa ng factor analysis is bibilangin niya kung ilang factors or another term is dimensions meron ang test mo. Again, ito, going back here, ilan? Dito, 6. So, given a test na dinevelop mo, gusto mong malaman kung ilang ganito meron. Yung test mo, factor analysis ang gagamitin mo. Number 2, ang maganda pa sa factor analysis is, sasabihin din niya which items are under each of the factors that it will identify. Kumbaga, no, to visually represent that, imagine this one. Imagine meron kang 16 items na ginawa, tapos in-administer mo sa population, tapos hinanapan mo ng factor analysis. Factor analysis will also tell you kung ano yung mga items are under each of the factors. Sabi dito sa factor analysis, meron daw 6 na factors, A, B, C, D, E, and F. Pero hindi lang yun ang hahanapin ng factor analysis, sasabihin din niya kung ano yung mga particular items ang under sa bawat isang factors na nakita niya. So, for letter A, may 3 items. For letter B, may 3 items. Letter C, 3 items. So on and so forth. Got that? Mamaya, meron pa akong magandang example dyan. Mas lilinaw yan. These are the steps to do para makapag-factor analysis. Step 1, you need to administer the test. Kailangan mo ng population na sasagot ng test. And then, after you get their responses, ito yung mahirap na part. You are going to encode all the responses of all those participants in each of the items in the test. Kaya kailangan mo ng mga research assistants dito to do this. Lalong-lalo na kung yung items mo marami. Tapos yung population na sumagot ng test marami din. Medyo matatagalan if isang tao lang ang gagawa, you need assistance, no? And then step 2, magpa-factor analysis ka na using statistical software such as Jamovi or SPSS or Statistica. Now, what are some of the hypothetical results kapag ginawa mo tong steps na to, no? Ito na yung mga nakikita sa journal articles. Usually, when a paper is about factor analysis, go to the results section, you're gonna see these kinds of pictures. Punong-puno ng numbers. Ang dami-daming mga bilog. Yung mga bilog that represents the factors. Yung mga numbers dito, if you notice, these are different correlation coefficients. Now, if you ask me, bakit kaya maraming mga correlation coefficient kapag nagpa-factor analysis? That gives you a clue on the nature of factor analysis. Because factor analysis, in essence, is it is a procedure where it correlates
all items to each other para malaman natin kung ano yung mga items na nagsasama-sama together, or in a more technical term, nagka-cluster together to form a certain factor. Yan yung essence ng factor analysis. Ulitin ko, kino-correlate niya ang bawat item sa isa't isa. Why? Because we want to find out which items go together under one group or under one cluster. For example, meron akong 100 na katao na kumuha ng test. Yung test ko na dinevelop, merong 10 items answered by 100 people. Now, how will Jamovi compute for the factor analysis? Dito muna tayo sa NNCode, di ba? Remember kanina yung step 2? Sa step 1, going back, i-encode mo yung responses ng mga participants, more or less ganito itsura niyan. So, for subject 1, ano ang sagot niya sa item 1? Let's say this is a personality test. For subject 1, ano ang sagot niya kay item 2? Got that? For subject 2, anong sagot niya sa item 1? For subject 2, anong sagot niya sa item 2? So on and so forth, hanggang sa maka 100 na participants ka dito. Kasi 100 nga yung kumuha ng test. Now, if you notice here, ano ang focus natin dito? Ano ang correlation ng item 1 at item 2? Isa yan sa mga gagawin ng factor analysis. Iko-correlate niya how strong is the relationship between item 1 and item 2. Got that? So after factor analysis computes this, kukunin niya yung correlation coefficient ng item 1 and item 2. Item 1 and item 2 pa lang yun. Pero ang factor analysis, ano sabi ko, it will correlate all the items to each other. So the same procedure will be done by factor analysis between item 1 and 3, items 1 and 4, and items 1 and 5. Nagigets nyo? So bawat isa dyan may correlation coefficient. Ano ang correlation coefficient niyan? Ano correlation coefficient niyan? Ano ang correlation coefficient nito? Ano ang correlation coefficient niyan? Ganon katindi ang factor analysis. Hanggang sa maubos niya lahat ng permutations. Ano ang correlation coefficient ng items 1 and 6, items 1 and 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, and then pupunta na siya sa item 2, item 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, so on and so forth. Ganun katindi ang factor analysis, and all this happens in just a matter of seconds. So this is a very powerful statistical procedure. Now you understand why, where these things are coming from. Bakit punong-puno ng correlation coefficient yung mga results kapag gumawa ng factor analysis, yun na yun. Nire-report na niya kung ano ang correlation coefficient ng mga items sa isa't isa. So if you focus on this figure, anong ibig sabihin niyan? Yung mga rectangle dyan sa baba, ito yung mga items that go together. These items go together, or in the factor analysis language, ito yung mga items that load under the emotion factor. Ito yung emotion factor. Itong emotion factor, yung test author na ang nag-name yan. Diba? Sasabihin lang naman kasi ng factor analysis na, oh, for this factor, ito yung mga items under this factor, pero wala pang pangalan yung factor na yon. So it is the test author who will decide what this factor will be named. Ano ang label na ibibigay? Call na yon ng test author. Alright? So all these items load under this factor na tinawag na emotion factor ng test author. So bahala na rin siya kung anong itatawag niya doon sa iba pang mga factors na lumabas. Because again, in Jamovi, general lang ang tawag dyan. Factor 1, factor 2, factor 3. So ang name ng factor dito, nakadepende kung ano ang common denominator ng mga items na yan. Siguro in this case, kaya siya tinawag na emotion items kasi yung mga items dito have something to do with emotions. So it was called emotion factor. Got that? So going back to our hypothetical example, meron tayong 10 items, we administer this to 100 people, and then we run factor analysis. Again, anong gagawin ng factor analysis? It will measure all the relationships of one item to the other items. Now, fast forward. After doing that procedure, sabi ng factor analysis, ganito daw ang results. Same color means these two items go together. Meron silang pattern.
Let's say, for example, item 1 and item 9. Sabihin natin sa factor analysis, nakita that items 1 and 9 go together, which means every time the participant scores high in 1, he or she will also score high in 9. If people score low in 1, most of the time they will also score in 9. Or maybe the relationship is inverse. If they score high in 1, usually they score low in 9. Which tells you, regardless of those examples, that maybe 1 and 9 are related items or they are under one factor. Got that? Oh, yung 2 naman, ang kapartner niya yung 7. Ibig sabihin, malakas ang correlation between 2 and 7. Ganun din yung 3 and 6, 4 and 10, 5 and 8. So, kapag nireport na yan ng factor analysis, it's gonna look something like this. Yung 10 items na yan of our hypothetical test is consists of how many factors? 5 factors. Not only that, factor analysis tells you which items are under each factor. So, factor 1, ano ang mga items under dyan? Items 1 and 9. Kayang sabihin yan ng factor analysis. Factor 2, ano ang items under ng factor 2? Items 2 and 7. 3 and 6 sa factor 3, 4 and 10 sa factor 4, 5 and 8 sa factor 5. So, yung test author na ang bahala na magbigay ng pangalan sa mga factors na yan. And again, that depends on the nature of these items. Ano ang common denominator ng mga items na yan? Yun yung magiging basis kung ano ang itatawag sa mga factors na yan. And also, this is a very important terminology, no? Yung tamang pag-report nito sa journal article is, you say, items 1 and 9 load under factor 1. Ibig sabihin ng load, nasa ilalim sila ng factor 1. So, for factor 5, ang nag-load na mga items dyan are items 5 and 8. For factor 3, ang items na nag-load dyan are items 3 and 6. Got that? Yan ang factor analysis. At marami tayong mga psychological tests out there na resulta ng factor analysis. Like the very popular Big 5 personality test. Many students ask, bakit Big 5? Paano nila na-identify yung ocean? Ang sagot, nag-factor analysis sila. Nagbigay sila ng mga items that measure a person's personality across different cultures all over the world. Kasi meron itong claim ng universality eh. And after doing that, they run factor analysis over and over again per culture, ano ang lumabas, regardless of what culture you go into. The items coming from the test they administer to these people always end up forming 5 clusters of factors. Yung mga items nila lagi nagka-cluster into 5 groups, doon na nagsimula yung Big 5 personality test. Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism. Oh, eto, meron tong pagka-abnormal psychology. In abpsych, meron tayong tinatawag na dark triad of personality traits. Kapag mataas ka sa dark triad, hindi maganda yan. You can just read on your own what happens to people with high levels of the dark triad traits. Pero hindi maganda related sa abpsych. But let's focus on the psychometric side of this. Paano nila nalaman yung dark triad? Paano nila nalaman na tatlo? Nung nagpa-pilot test sila, in-administer nila yung mga items nila sa iba't ibang mga participants and then they run factor analysis. And based on their factor analysis, it's very consistent that their items fall into 3 categories. May mga items under ng psychopathy, may mga items under ng Machiavellianism, may mga items under ng narcissism. That's why if you administer this test, you will see that this test is consists of 3 kinds of items. Some items are under psychopathy, some are under Machiavellianism, some are under narcissism. Yun yung naging basis. Bakit naging dark triad yan? Because of factor analysis. Now, let's go back to our hypothetical case. Gumawa tayo ng math ability test. So, how do we decide if our test is valid or not based on factor analysis? O edi, babalik ka sa literature. Sabi sa literature, ang isang typical na math ability test should have 6 dimensions. Nag-develop ka ng sarili mong test, gumawa ka ng maraming items, you administered this to a population, and then you got the results, and then you run factor analysis, ang lumabas, 6 dimensions nga rin.
yung mga test items mo, what does that say? Confirm. Tugma. Sabi sa literature, 6 dimensions, ang nakuha mo 6 dimensions, then your test really measures math ability. However, kapag ito yung nangyari, sabi sa literature, 6 dapat ang dimension ng math ability. Pero nung gumawa ka ng test items, in-administer mo sa mga tao, nag-run ka ng factor analysis, 3 lang ang lumabas, anong interpretation yan? It's only partially valid. Hindi naman totally invalid kasi nakahit ka pa rin naman ng 3. Kulang nga lang. 3 out of 6. So, ang solution dito is maybe you can go back to the literature, review the 6 dimensions, and really make sure if you are writing items that hit those 6 dimensions. Got that? So, gagawa ka ulit ng mga panibagong items, dadagdagan mo yan, and then you rerun again the test. Hanap ka ulit ng population, i-administer mo na yung test mo na dinagdagan mo ng mga items, and hope that this time, it's gonna be 6 dimensions. Kasi nga, sinasabi sa literature, ang typical na dimension talaga dyan is 6 kung math ability. Eh, nagkulang ka dito, 3. So, ang assumption dyan, baka kinulang ka ng items. Meron kang mga skills, sub-skills ng math ability that your items are not hitting. So, you need to construct new items. You need to review again those 6 dimensions. At siguraduhin mo na lahat ng items na ginagawa mo are hitting each of those 6 dimensions of math ability. Ganyan, mag-validate ng test using factor analysis. Now, just to be more technical here, no, added knowledge na rin to, may dalawang klase pa ng factor analysis. Merong confirmatory factor analysis or CFA. When you see this in journal articles, meron ding exploratory factor analysis or EFA. Anong pinagkaiba? From the term itself, confirmatory, confirm. Dito papasok yung hypothetical example natin. Sa confirmatory factor analysis, meron tayong reference test na ginagamit, which is, in this hypothetical example, yung math ability test natin, according to the literature, may 6 sub-skills or 6 dimensions. So, gumawa ka ng sarili mong math ability test. Gusto mo ngayong i-confirm kung yung math ability test na ginawa mo katulad din ng mga typical na math ability test na merong 6 factors. You want to confirm if your developed test also has 6 factors. Got that? Confirmatory factor analysis yon. Meron kang reference test na established na. Yun yung ginagamit mong reference to know kung valid ba yung test mo or not using factor analysis. At nagiging valid yung test mo kapag pareho ng number of factors. Yung reference test mo, pati na yung dinevelop mong test. Yung exploratory factor analysis naman, iba, from ground up. Nag-develop ka ng test on epalness. O wala ka namang reference test dito kasi siguro yung epalness scale is a first of its kind. So, you simply want to explore kung ilang dimensions meron ang epalness. So, anong gagawin mo? Administer mo yung epalness sa mga tao, you run factor analysis, and then from there, you explore. Kaya nga siya, exploratory factor analysis eh. You explore how many dimensions epalness has. Wala kang reference na sa ginagamit dito. Kasi nga, this is the first of its kind. You are just simply exploring kung ilang factors meron ang epalness. And speaking of that, by the way, before I end this lecture, it is possible that when you run factor analysis, walang factor ang lalabas. Which means what? Your test is unidimensional. It only measures one thing. So, ang implication yan, kung ang test mo is unidimensional according to factor analysis, hindi mo na kinakailangan isubdivide pa yung mga items mo into different subsections. As in straight lang yun. Ibigay mo yung instrument, nandoon na lahat ng items, items 1 to 10. Likert format, that's it. Kasi may mga test, di ba? Iba-iba pa yan. No? Nagbigay ka ng instrument, test 1, ito yung mga items, test 2, ito yung mga items, test 3, ito yung mga items. Why is that done? Kasi nakita nila sa factor analysis na ganun dapat ang groupings ng mga items. Alright? Ang tawag naman doon, kapag yung items mo in a test are organized according to subsections, ito yung mga multi-dimensional tests.
wherein this is a test that measure more than one dimension of a certain test construct. Diba yung halimbawa nga dyan, yung ito, yung NeoPyR. It's a multidimensional test because although it measures personality, asan na yun? Yung personality is consists of 5 different dimensions. Yun. Pero pag ang test mo is unidimensional, hindi mo na kinakailangan i-separate pa yung mga items sa each subsection, diretso na yan. But how can you know if your item is unidimensional or multidimensional? Exploratory factor analysis. Alright? So that ends my lecture on factor analysis. Still under validity ito. I hope marami kayong natutunan. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.